dakilain at sambahin ang Panginoong putihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kuniha hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong putihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng kanang Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong pangalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50 taon. Ipapahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupain na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. At ang magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa,
mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes ay ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Balikan po muna natin ang mga pangungusap, mga salita na ibinigay sa atin ng Poong Jesus sa Sareno ngayong buong linggong ito. Sabi po nung Lunes, mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Nasa kabila po ng nangyayari ngayon, sabi ko po, no, pananampalataya ang kailangan natin pairalin dahil ito ang bubuhay sa atin sa panahon ng ECQ. Noong Tuesday, ang sabi naman ni Kristo, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Na isang hamon na hindi man kayo makapasok ng simbahan, mananatili tayong nananalig sa mga salita ng Poong Jesus sa Sareno at lalong mas bubuhayin natin ang ating pananampalataya. Noong Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Itong ating pong pagdidebosyon, ito pong ating pananampalataya, ito ay isang kayamanan na dapat nating ituring na pinakamahalaga sa lahat ng kayamanan. Maraming mawawala at lahat ng material na bagay po pwedeng mawala sa atin. Pero yung kayamanan na pinakamahalagang hindi pwedeng manakaw, makuha sa atin ay ang pananampalataya. Noong Webes, ang sabi ni Kristo, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Talagang no, sumasakto din naman ang mga mensahe ng mga linggong ito sa pagdaraanan natin. Ang nananalig kahit i-lockdown, di ba, no? Pwedeng sa ganitong konteksto, ang nananalig kahit i-lockdown mo pa, muling mabubuhay pagkatapos ng lockdown. Experience lang, no? Parang inaanyayahan lang tayong maranasan natin yung itong sandaling ito na madilim, no? Itong sandali ng kalungkutan, pero pagkatapos ito, may liwanag tayong makikita. Noong kahapon po, na Friday, ang sabi ni Kristo, at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Magandang paanyaya po ito sa atin na itong ginagawa nating pansamantalang pagtitipon-tipon, umaasa tayo at nananalig tayo sa Poong Jesus sa Sareno na may himala na mangyayari. May himalang ginagawa ang Diyos sa atin. Kaya ngayon, sa karanasan ni Juan Bautista, ang sabi po sa atin, no, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. At dahil sa pagpapahayag ni Juan Bautista ng katotohanan, siya po ay napugutan ng ulo. Pero hindi po iyon nakakalungkot na bahagi, kundi dapat nating ipagdiwang at dapat nawa tayong ma-inspire na manatili nabubuhay sa katotohanan kahit pa umabot sa punto na kitli ng ating mga sariling buhay o maging ang ating kaligayahan. Alang-alang kay Kristo, mas magiging matapang tayong mabuhay sa katotohanan. Maganda siguro din mapagnilayan natin bakit tayo ibinalik o ibabalik sa ECQ. Baka kasi walang nagbago sa atin. Sabi po ng isang post, no, dasal kasi tayo ng dasal na magbalik sa dati,
Eh ano ba yung dating nating buhay? Baka may kailangan tayong baguhin sa ating buhay. At ang katotohanan, nasasaktan tayo dahil back to zero tayo. Back to basic tayo. Pero nawa po, sa pagkakataong ito, marami na tayong matutunan at natutunan. Kailangan tayong may baguhin sa ating mga pag-uugali, sa ating mga pagkilos. By faith, it enhances our communication quietly. Amen. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga pananalangin. Ang ating pong itutugon, makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang pagtago at pailalim na impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, at ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay galugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatagmong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Ignacio de Loyola at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita sa San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig,
Marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangakan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangakan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.